Madaling araw na pero puno pa rin ng mga tao ang barangay hall ng barangay 19B sa Davao City kahapon. Sa kuha ng CCTV, kita ang dalawang pulis na ito at ang tatlong umano'y menor de edad na kabilang sa limang dinampot na mga tanod. Ang pagkakaintindi ko is curfew. Curfew. Yung pagkakaintindi ko. Yung isa pinauwi. Yung hindi minor, ang pagkakaintindi ko rin pinauwi. Yung isa, kinuha ng nanay. Yung apat na naiwan, dumating yung nanay nung isa, kinuha nung nanay. Ang mga naiwan, pinaluhod ng mga pulis sa isang bahagi na bahagyang natatakpan sa kamera. Pero kita pa rin ang kanilang mga paa na pinuntirya ng isang pulis. Gamit ang rattan stick, tinanggal niya ang suot ng tsinelas ng mga binatilyo, saka pinalo ang kanilang mga sakong. Tila hindi pa nakontento nang isa-isahin ang mga menor de edad sa paghataw sa kanilang mga sakong. Nakadalawang hataw din ng pulis sa paa ng pangalawang binatilyo na halatang hirap maglakad ng patayuin. Ang pangatlong lalaki, tila napaupo pa mula sa pagkakaluhod ng hatawin din. Pinaglakad din sila ng nakaluhod. May punto pang pinag-exercise sila habang nakahawak sa tenga. Idinadaing ng isa sa mga menor de edad ang pananakit ng paa kaya balak daw niyang magreklamo. Pa-sign og pangalan og asawa. Matapos daw papirmahin ay ibinalik sila sa barangay kung saan daw sila pinagpapalo at pinagsusuntok sa tiyan. Nakilala ang dalawang pulis na sina PO1 Jesre Masinading at PO1 Giovanni Natividad. Depensa nila, kapakanan din ng mga binatilyo ang isinaalang-alang nila. Wala may intensyon. Hindi raw nila intensyon ang manakit. Dinisiplina lang daw nila ang mga binatilyo. Kampi rin sa mga pulis ang kapitan ng barangay. Pinatepa sila, hindi naman sila sinaktan ng mabuti. Sa kanila lang, ilang binigyan lang sila ng leksyon. Isinailalim na sa restrictive custody ang dalawang pulis. Pinadisarmahan natin sila. Dahil sila naharap sa kaso. But then again, ang buong samahan po ng Davao City Police Office ay nakikisa sa kanila. Dahil ang kanila nang pumatika, hindi na siya magpatupad ng batas. Yun lang naging over-eager. Nakarating na rin daw kay Mayor Sara Duterte ang pangyayari at gusto rin daw niya itong paimbestigahan. Nalaman na rin daw ito ng Commission on Human Rights, lalo't sinasabing menor de edad ang mga biktima at may mga alegasyon ng pang-aabuso laban sa mga pulis. Tiniyak naman ng CHR na magiging patas ang kanilang investigasyon. Susan Enriquez, GMA News.